Sa Bacolod City, mahigpit na ang ginagawang inspeksyon ng mga pulis sa mga tindahan ng paputok. Sinelyohan na din ang mga baril ng mga pulis para maiwasan ang aksidente sa bagong taon. At live mula Bacolod City, si Martigo magbabalita. To, ayo aga to. Mayong aga, George. Inikot kahapon ng mga miyembro ng pulisya ang mga tindahan ng mga paputok dito sa reclamation area sa Bacolod City. Isa-isa nilang ininspeksyon ang mga bumibenta ng paputok at tinitingnan kung meron silang permit mula sa lokal na gobyerno. Siniguro rin ng PNP na hindi sila nagbibenta ng mga illegal na paputok. May nakahanda rin ng mga drum ng tubig at fire extinguisher sa bawat bilihan upang maging handa kung sakaling may mangyaring sunog. Ipinagbabawal rin ang paninigarilyo o pagbibenta o pagtitesting ng mga paputok sa lugar. Ayon naman sa mga negosyante ng paputok, matumal ang benta nila ngayong taon kung ikumpara sa nakaraang mga taon. Kaunti na lamang daw kasi ang bumibili ng paputok, lalo na't nananawagan ngayon ang gobyerno na huwag nang magpaputok pagdating ng bagong taon. Pero umaasa naman sila na habang papalapit ang New Year, medyo madadagdagan ng konti ang kanilang benta. Hanggang ngayon, wala pang kaso ng firecracker injury na naitala sa Bacolod City. Samantala, sinelyuhan na rin ang muzzle ng mga baril ng mga pulis dito sa lungsod upang masiguro na hindi nila ito magagamit o maipaputok pagdating ng bagong taon at maiwasan ang aksidente. George, nanawagan din kahapon ang City Health Office sa publiko na imbes na gamitin ang kanilang pera sa pagbili ng mga paputok, ibigay na lamang nito o ito sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Balik sa inyo, George. Wala sa Bacolod City, damagod na salamat to, Martigo.